Aayusin natin ang gobyerno, aayusin natin ang buhay mo. Ito, nagsasagawa ho ng investigasyon, mga kaibigan, ang in-house cyber security team sa pangunguna ho ni Senador Ping Lacson para ho maimbestigahan kaugnay ho dun sa kumakalat regarding ho dyan sa Comelec server, kumbaga hacking. Abay, dapat to, bagtuunan ho ng pansin ho to, kumbaga baka magamit to na lalapit na itong national election. Kaugnay ho dito sa ating tinatalakay, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon via phone pass, ito ho si Senador Pampilo Ping Lacson. Senador Ping, magandang hapon po. Tarek, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin. Magandang hapon din. Apo, at salamat sa pag-unlock ho sa tawag ho namin. Bagamat wala pa hong kumpirmasyon at kumbaga ito iniimbestigan pa rin ho ng COMELEC, Senator Ping, kung sakali po na meron hong katotohanan, ano ho yung magiging implikasyon ho nito sa darating ho na 2022 election? Malaki kung mayroong katotohanan. Sa ngayon, dinineme ng COMELEC na mayroong hacking na nangyari. Ngayon pa man, yung National Privacy Commission, may step into the picture kapag sila ng pagbinig o pag-imbisigan sa January 25. Yung aking, meron kasi kasing in-house na cybersecurity expert. Uh-huh. Yung na-sign namin para makipag-ugnayan sa COMELEC kasi authorized naman lahat ng partido na maglagay ng representative ng mga cyber experts doon. Apa? Para sa seguridad niya ng eleksyon. At so far, ang kasi alam mo, mga eksperto talaga itong nakuha namin mga tao, tatlo sila. Ang pinakamalapit ko na nakuha na meron sila na angkat na Facebook post noong November 2021. May pangalan doon at yun ang pinasabi ko sa kanila kung pwedeng ituloy nila yung efforts in the meantime na nagsasagawa rin yung National Privacy Commission. Pero nag-post sa Facebook noong November 21, I think, Greyhar, yung pangalan, yung may pangalan na account. Yun ang kanilang pinupurso ngayon sa ngayon. Pinapirakita nakuha ng aming team, ano? Apa? At wala pa namang conclusiveness. Ang pakiusap ko nga, sana kung kaya kasi doon sa gagawing pagdinig ng National Privacy Commission sa darating na January 25. Apa, para ang patulong sila. Apa, Senator Ping, kumbaga yung credibility at saka integrity dito ho sa COMELEC, yung paghawak ko kasi nung masiselang impormasyon, kumbaga makukompromiso po ba dito kung sakali, Sen? Depende kung ano yung manako ang information. Kasi kung yung sa sinasabi sa report, doon sa periodiko, na pati mga PIN, yung mga PIN, at saka mga vital na information, may justikado, makakompromise yung integridad ng eleksyon. Ano? So, mahalaga talagang matingnan lahat ito, get to the bottom of this issue, para talaga maliwanagan. Meron ba talaga ng nangyaring hacking o wala? Uh-huh. Ang sabi ng sumulat, si Mr. R. Samaniego, meron siyang nakahandang proof na ipakita. Yun ang gusto nating tingnan, kung ano yung proof na yun. Hindi tayo, kundi mga eksperto. Apa? Kasi sila yung makapag-analisa kung yung sinasabing proof nung sumulat, yung author nung hacking report, talagang nagme-merit para paniwalaan meron talagang hacking. Apa, at kumbaga, dapat ho dito, madaliin ho ng COMELEC, kumbaga, maglabas ho sila ng resulta, yung kanilang investigasyon para maalis ho yung agam-agam ho ng ating mga kababayan ho dito. Tama yun. At saka tanging COMELEC lang, saka DICT. Kung pwede mag-confirm yan. Mabuti rin, yung National Privacy Commission, nag-imbisiga, nasa ganon, makita lahat yung mga detalye. Kasi sa ngayon, hindi naman talina kung talaga may totoong hacking o wala. So, mainam na talagang na merong parang sabihin natin ibang body na nag-imbisiga. Yung Senado kasi, yung Kongreso, for that matter, merong tinatawag na Joint Oversight Committee doon sa automated election. Naka-constitute na ito, pwede rin silang magsagawa na para madinig yung lahat ng mga eksperto, pati yung mismong pinagmulan ng report, magkatulong-tulong. Apa, at sa ngayon po, kumbaga, tigil mo na yung mga campaign activity. At kahapon may panawagan na, Senador Ping, ito hon si Meg Subiri, na may hamon ho siya dun sa mga kapwa niya, Senador, na yung gagastos yan sa loob na isang buwan dun sa mga commercial o advertising
kumbaga i-donate doon sa mga biktima ng audit dyan ho sa Central Visayas. Yeah, maganda yung panawagan niya kasi talagang nito sa mga kababayan yung anak recover talaga nang hindi. Kaya lang, pag kinumpit mo yung isuwa na TV sa Senator, medyo natuguyo na, Rex. Saka, ako hindi pa ako naka-experience sa lahat ng data. Meron kami na tumakong na TV commercial kasi yung dalawa linggo, tatlong linggo lang at yung production cost tansya namin, ano? Yung noon, at kasi ngayon nagkamahal na. Masyado malaki, nasa mga at least mga 60, 70 million. Apa? Eh, kung ito buwan pa, baka papalo yan ang mga 80 million eh. So, kasi masyado malaki. Isang araw lamang, kaya yun. Isang presyong personal. Kaya, yan, gawa na namin kami lugar, hindi lang kami nagpapakot na lang at hindi na kami nagpo-photo doon, pero marami na kami nagpadala sa sito at higit ka doon kung isang atong na big commercial sa lugar Apo, at saan kamusta po ngayon ang inyong state of health, Senator, dahil matapos po kayong magpositibo sa COVID-19, kumbaga kamusta po kalagayan nyo ngayon? Ako, as of Sunday, fully recovered na. Wala nang sintoma. Natapos ko lang yung aking quarantine protocols kasi ang environmental direction ng DOH kit pa for 14 days, sige lang 10 days. So nag-positive ko sa nung January 14 for Friday, tapos na yung aking quarantine. So pwede na tumara. Ano ho to, Senator Ping? Kumbaga may oras pa ba para ho dun sa Constituent Assembly o yung sinasabing CONAS para amyendahan yung sinasabing termino ng mga elective positions sa gobyerno? Wala na, sobrang gahol na kasi tatlo linggo lang ang session namin bago magsimula yung campaign period. Pagka-adjourn na. Apa? At pagka-tatlo linggo, isipin siya mga araw lang yun. Yung kung mga nung nakarang taon, may nagplano na rin ng charter change, hindi na rin mubra kasi ang unang dapat i-resolve dito, yung issue ng whether to vote separately or jointly, yung Senado at saka yung lower house, hindi pa yun nare-resolve. Apa? So, kami kasi pagka ang interpretation ay voting jointly, baliwala yung Senado kasi dadalong po kapat kami kumpara sa members ng house na mahigit 300. So, yun ang pangunahing issue na dapat i-resolve muna. Apa? Kailangan malinaw na vote separately para may boses din yung Senado kung Constituent Assembly ang gagawin. Apo, saan at nakikinig lang sa atin si Councilor Bong Akop mula dyan sa 2nd District ng Antipolo at nakatutok. Ako si Congressman Bong Akop. Apo, at nakikinig ko sa inyo at napakaraming sumusubaybay ho dito. Kumbaga hindi ho ko kayang isa-isahin. At sakali pong manalo ho kayo sa eleksyon, at ano ho yung priority program ninyo, Senator? Kumbaga para makabangon ang bansa ho natin sa hagupit pa rin ho ng pandemya. Ang pinaka-umpisan dapat gawin yung gobyerno natin, dapat i-ayos natin kasi sa napakabang panahon, kaya tayo nagkabaw sa utang, yung gobyerno yung pinagsisimulan. Dahil pareho rin, experience ko nung nag-PNP ako eh. Ang unang problemang nilutas ko, yung PNP mismo, yung organization. So isang matinding internal cleansing ang dapat gawin para malinis natin ang gobyerno. Hanggang simple linis ang gobyerno, eh papasok natin tutugunan yung pangailangan ng ating mga kababayan. Kaya yung aming panawagan, di ba? Ayusin natin ng gobyerno para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Kasi there's no other way. Kasi lahat naman, pinagsimulan ang lahat ng problema. Sabihin na natin, nagsisimula sa gobyerno, I mean, yung government. Kaya dapat ayusin natin, palitan natin ng governance para maging maayos ang ating mga pamumuhay. Otherwise, wala eh, wala mangyayari. Sa PNP, ganyan yung experience ko eh. Kasi kung hindi mo madisiplina yung PNP, hindi mo mayayos, paano matutugunan yung kanilang servisyo to serve and protect? So, ganun din ang gobyerno, kailangan na maibalik yung respeto, yung trust, at saka yung respeto ng mamamayan sa gobyerno. Otherwise, yung operasyon,
hindi tayo makakausap. Opo, at meron ako napanood sa isang political ads nyo, kumbaga lahat ng magnanakaw sa gobyerno kung sakaling kayo manalo, ipakukulong nyo? Well, kakalusin dapat maalis. Ano? Mm-hmm. Kasi, alam mo, ang bureaucracy natin, napakalawak. Nasa mga 1.2, 1.5 million tayo sa gobyerno. Eh, ako, ang panuntunan ko, I don't care if I'm left with 500,000, basta sa mga honest, yun yung talaga nagtatrabaho. Alam naman natin na sa napakaraming tanggapan na pagkapumasok ka, wala namang maska, so yung iba, parang wala lang nakita. Tapos, sa halip na makatulong, nangungupit pa ng pera, naging lagay. So, saan man ilalagay yung mga mamamayan natin? Kung hindi talaga service proof o yung pinoprovide, kasali, pero isyo pa. So, ang aming plataforma ni Senate President Soto, talagang, alam mo yung overregulation, dapat yung business director, kapartner yan, hindi dapat competitor, kasi minsan tinatrato ng gobyerno na kompetensya siya yung privado sector at saka yung business sector. Napahirapan. Sobrang regulation. Bayaran na lang sila. Total, meron namang enough regulation. At pagka mayroong pagkukulang, mayroong pag-violate, saka natin harapin, saka natin parusahan. Uh-huh. So, maraming dapat paguhin eh. Alam mo yung, halimbawa, dalawa kasi yung aspeto yun eh. Yung expenditure side, uh-huh, at saka yung revenue side. Yan bubububi sa atin eh. Pag wala revenue, wala tayong regasusin. Apa? Eh, pareho tayo may tama dyan eh. Yung sa revenue collection, may tama. Ang daming leakage. Ang gastos naman natin doon sa national budget, ang laki rin ng leakage. Ang daming issues. Ang daming naabuso. So talaga wala tayong patutunguhan kundi bang utang. Kaya naman natin tuli yung budget na natin. Hindi nga nagagastos lahat at yung iba pa nagagastos, mali pa yung paggastos. Tapos pag kinapos tayo, utang ka na utang. Kaya lumobo na lumobo utang natin. Kaya so, maraming ayusin talaga, kare, napakarami. Apo, at kumbaga, dun ho sa papalito sa administrasyon, eh kumbaga, halos hindi na ho kayang sukatin yung utang ng ating gobyerno. Oo, tama yun. Ang solusyon dyan dapat, magkaroon tayo ng balanced budget. Uh-huh. Babalik na naman tayo sa dalawang pinanggagalingan, yung revenue collection dapat maayos at yung paggastos dapat maayos din. Apo. Para matugunan natin yung tinatawag na balance yung budget natin na we can live within our means na walang leakages. Apo, at kagaya naman ho sa ano, war on illegal drugs, kumbaga ito yung pangunahing problema ng bansa ho natin eh. Yan ang tinig mga kaibigan ni Senador Pampilo Ping Lacson. Sa line of expertise niya kasi siya yung author ng Dangerous Drugs Act. Pag nag-Dangerous Drugs Board Chairman siya, meron siyang formula na dyan na nasusundan para ma-resolve ba yung sa illegal drugs. Ang tingin niya dyan, huwag masyado mag-focus sa law enforcement kasi may dalawa pang aspeto yung sa market constriction at yung demand reduction. So yung rehabilitation at prevention, yun ang ipo-focus niya. Okay, at kami nagpapasalamat po, Senador Ping Lacson. Baka meron ho kayong mensahe sa publiko, kausapin nyo sila. Yes, ang mensahe ko napakasimple. Isang araw lang yung hari yung mga mamamayan. At susunod arin na taon, tatlong taon, sila naman ay nakatingala na naman. So yung isang araw na yon, samantayin na nila ng pagiging hari nila na kumilatis ng mabuti kung sino yung dapat ilugrok nila. Dahil pag nagkamali sila, nagkamali tayo, anin na taong mali na naman tayo. So, yun lang akin na ipapayo. Kilapihin, tingnan niyo yung track record. Huwag tayo padala doon sa mga panandalian na pangaaliw o yung mga pataramis na pananalita. Kailangan kilitasin natin kung ano yung track record at yung mga experience ng mga kumakandidato. Dapat, kumbaga hindi ho sila magsisi kapag nakapwesto na. Tama yan, no? Apa, salamat po, Senador Pampilo Ping Lacson, Presidential Aspirant Partidong Reforma. Salamat po, Senador Ping. Thank you, Karek. Salamat. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air.